Isang magandang araw pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Pagpalain po kayo ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tayo na pong mag-aral ng salita ng Diyos. Ito pong pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay mahalagang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Nais po ng Diyos na sa bawat araw tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang salita. Siya ay nakikipag-usap sa atin at tayo naman ay nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng mga natututunan natin dito. Ang buhay Kristiyano po ay buhay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga po sa araw-araw na ating pagtunghay sa salita ng Diyos, pakipag-usap sa Kanya, binibuild po natin ang ating relationship sa Panginoon. Ganyan po ang buhay Kristiyano. Tayo na po, tunghayan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Roma 12, verse 4 to 8. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang salita. Ngayong umaga, ano po ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon ayon sa mga talatang ito? Very interesting po. Kasi sabi nga po dito, iisang katawan na maraming bahagi, magkakaiba ang gawain ng bawat bahagi. Pinakita po, ikinocompare po ang buhay pananampalataya o ang isang Kristiyano or ang church ay ikinocompare sa isang katawan na maraming parts. Alam po natin na ating katawan, marami tayong bahagi. May mga maliit, may nakalabas, mayroong nasa loob. Pero lahat po sila ay magkakaugnay. Yun po ang unang tinuturo sa atin. At ang binanggit po, tayo ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Ikaw, ako, ang bawat isang nananampalataya kay Kristo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Magkakaiba po tayo. Iba-iba ng lahi, babae, lalaki, iba-iba ng katangian. At katulad po ng katawan, lahat po tayo ay bahagi. At sabi po dito sa Bible, iba't iba man ang ating bahagi, tayo'y isa't isa. Ibig sabihin, we are joined together. We are united together in Christ. Dahil po kay Kristo, ang bawat isa po ay naging bahagi ng katawan niya. Ano pa po ang itinuturo sa atin? Ayon sa kagandahan loob ng Diyos ay pinagkalooban niya ang bawat bahagi ng katawang ito ng gift. Meron pong mga spiritual gift. Ano po yung spiritual gift? Sabi, binigyan po tayo ng kaloob. Ano po yung kaloob na yon? Gift, spiritual gift. Ang isang mananampalataya, ang isang kumilala sa Panginoon ay meron siyang kakayahan, abilities na maari niyang magamit sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Siguro po nung tayo ay hindi pa mananampalataya, ang tawag natin dito ay talent o tinatawag natin dito ay mga abilities. Pero nung tayo ay naging Kristiyano, ang lahat na talento or abilities ay tinatawag natin itong spiritual gift kasi dito natin nakikilala na ito ay mula sa Panginoon. Pinagkalooban niya ang bawat isa ng mga kakayahan, ng mga kaloob na magagamit niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga tinawag pong spiritual gift ay magagamit mo to
para sa paglilingkod at pagbigay puri sa Panginoon at para sa iyong kapwa. Dati po kasi, yung mga talent and abilities natin ay ginagamit lang natin for ourselves, for our purposes, doon sa sarili natin. Ginagamit natin yung mga magagaling kumanta, nagiging hanap buhay nila na maging singer, yung magagaling na may mga abilities na pagtuturo, ginagamit na source of income dahil tayo ay mga teacher. Pero ngayon po ay sinasabi ng Panginoon, we are given these gifts to build the kingdom of God. At ito po ay may kaugnayan dun sa unang mga talata na ating napag-aralan 3 days ago. Una po dun sa verse 1, sabi ng Panginoon, di ba, sa atin, yung mga nakakilala na, yung mga niligtas, ialay ninyo ang inyong buhay bilang hain na buhay. Offer your body sa living sacrifice. At ito ang inyong karampatang pagsamba sa Kanya. Ngayon po, yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon, ito po ang magagamit natin na maging living sacrifice to worship the Lord. Yung mga gifts na binigay niya sa iyo, mga kakayahan, gamitin mo to as your living sacrifice, as your offering to the Lord. Kaya po ito ay kaugnay pa rin dun sa unang verse. Kaugnay din po ito dun sa pangalawang bersikulo na sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan, but be transformed by the renewing of your mind. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ang lahat ng ating kakayahan ay ginagamit natin sa makamundong gawain in this world. We use our gifts, our talents, yung mga kakayahan natin para sa pansarili lamang. Pero sabi nga ng Panginoon, be transformed. Baguhin ninyo yung kaisipin ninyo. Let your gifts be used for the glory of God. God gave us spiritual gifts and talents, not to conform it to the standard of the world, but use it for the glory of God. Yung huwag nating sayangin ang ipinagkaloob na ito ng Panginoon na kaloob sa atin, our mga abilities and talents, just for ourselves. Maaring ito ay magamit mo sa iyong hanap buhay, sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, pero ngayon, ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Ang hamon sa iyo ng Diyos, gamitin mo to para sa Kanyang kaharian. Yun po yung purpose, to equip the church para magamit ang iglesia sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. Yun po ang isang layunin na yun po ang mga kaloob na ibinigay sa atin. Kahapon, sabi, huwag mong ipagyabang kung anuman ang iyong katayuan. Ito po ay isang paalala rin sa atin na kung tayo ay merong pinagkalooban ng Diyos ng gifts, kakayahan, and abilities, huwag po natin itong ipagyabang. But use it. Kung meron kang magaling, magandang tinig at pinagkalooban ka ng Panginoon, gamitin mo to sa papuri sa Diyos. Gamitin mo na magbigay ng papuri sa Panginoon. Maybe you are not a member of the praise and worship team, but you can sing for the glory of God. You can give a special number to give glory to the Lord. Gamitin natin. Maaring ikaw ay magaling magluto. Gamitin mo ang iyong pagaling sa pagluluto, hindi lang para sa family mo, but for a ministry. Meron akong kakilalang pastor. Ginamit niya yung kaalaman niya sa pagluluto sa pamamagitan ng nagtayo sila ng pantry, tapos binibigay sa mga tao. Alam niyo po ba kung maiisipin lang natin, maraming paraan ng paglilingkod. Maraming paraan na pwede nating gamitin ng ating mga kaloob. Let us use our gift to build each other's up, to build the church, so that others may know Jesus, at sabi nga po, and to give glory to the Lord. Ang mga binigay na example dito ay pangaral, pagtuturo, pagkakaloob, at pagkakawang gawa, doing good things to others, yung pagtulong sa kapwa, gamitin mo to. Sabi ng Panginoon, pag binagkaloobang ka ng mga bagay niyan, gamitin mo ng buong lakas. Huwag po nating sayangin ang ipinagkaloob na ito na opportunity ng Panginoon. Kasi minsan po, yung pagka nawala na po yung opportunity to serve the Lord,
Nanghihinayang po. Sayang po yung mga lumipas na araw, na panahon, na lakas na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At hindi mo nagagamit ang mga kakayahan na yan para sa kanyang kalwalhatian. Alam niyo po, pagdating ng panahon, sabi po dito, yung mga pinagkalooban po ng may parable of the talents, lahat po yan ay pagbibigay sulit natin sa Panginoon. Wala pong tao na hindi niya pinagkalooban ng talento, abilidad, or gifts. Lahat po tayo ay meron, kahit iisa. Aba, kahit iisa po yan, gamitin mo ng buong kagalakan para sa Panginoon. Minsan, sasabihin mo, ay, hindi ko po alam, but pray about it. Kasi binigay yan sa iyo ng Lord kasi may purpose. Magagamit yan para sa kanyang kalwalhatian. Ano po ang ating action sa araw na ito? Ang ating pong action, Lord, salamat na pinagkalooban mo ko ng ganitong kakayahan, abilidad, o ano pa man ang binigay mo sa akin, Panginoon, material blessings ba to? Gamitin ko to para sa iyong kaharian. Teach me, Lord, how can I use it? At tayo din po, buksan po natin ang ating mga mata at para makita natin ang mga opportunity. Ang problema po ay availability. Are you available to use your gifts for the glory of God? Are you available to help your other believers or kaya sa kapwa mo? Minsan meron ka lahat eh. Meron kang financial, meron kang kakayahan. Pero ang wala ka ay availability. Let's avail ourselves for the glory of God. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat. Patuloy na gumagawa ka sa aming buhay. Una sa lahat, Lord, pinagpapasalamat namin sa iyo ang ipinagkaloob mo sa aming mga kakayahan, abilidad, talento, o tinatawag na namin ngayong spiritual gifts. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito. Sapagkat ito ay pinagkaloob mo dahil may layunin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa matagal na panahon, ginagamit namin to para lamang sa pansariling kakayahan, sa pansariling benefits. Pero Lord, ngayon po ay sinasabi mo sa amin na gamitin namin ang mga kakayahan ito sapagkat kami ay bahagi ng katawan ni Kristo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na kung anuman po ang ipinagkaloob mo sa kanyang talento o kakayahan or spiritual gifts, isa man to o marami, Panginoon, magamit namin to sa aming kapwa, para sa church, at higit sa lahat, magbigay papuri para sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ama, idinadalangin ko po ang mga kapatid namin. Maraming may problema sa kanila, karamdaman, o pagsubok mang pinagdaraanan. Ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang magbigay ng kagalingan. Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa mga dumaraan sa mga pagsubok. Sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ay tapat sa iyong mga anak at sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Ito po ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po. Magkita pong muli tayo bukas.